kailanman di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ikapito ng Disyembre at ating ipinagdiriwang ang paggunita kay San Ambrosio, obispo at pantas ng simbahan. Ipanalangin natin na kasama ng lahat ng ating mga intensyon, makamtan din natin ang pag-aalay ng ating buhay para sa pananampalataya. Isama rin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng lahat ng mga kaluluwa, lalo na ang kay Rodolfo, natatanging panalangin para sa komunidad ng Blessed Maria Cristina Brando School mula po sa Cavite. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigang gaya ng sa mga apostol si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan alinsunod sa nakalulugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan
ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kubliang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lungsod mang matatag ay ibinabagsak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tungtungan ng mga mahihirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kaniyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa Poon magtiwala ako. Kaysa panaligan niyong mga tao, higit ngang mabuti ang pagtitiwala sa Poon ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyong ang buksan. Ako ay papasok at itong Panginoo'y papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng Poon ang Panginoong Diyos. Tanging matuwid ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri ikaw o Poon, yamang pinakikinggan. Dinirinig mo ako't pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo Poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain, magmula sa templo mga pagpapalay kanyang tatanggapin, ang Poon ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hanapin ang Poong mahal, siya'y ating matatagpuan, sa Kanya tayo magdasal. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang palagi nating mga kasama tuwing alas 7 ng misa ngayong umaga sa mga nakikinig sa 95.9 Radyo Totoo
dito sa Batangas. Sapat na po ba ang inyong ginagawa sa ngayon upang kayo ay maligtas? Sapat na ba na kayo sumisimba ngayon? Sapat na ba na tayo nagdadasal? Kayo ba'y sapat na kayo ay madre at kayo'y maliligtas? O sapat na bang kayo'y nasa Catholic school para kayo'y maligtas? Sabi ni Jesus sa mabuting balita, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Hindi lahat ng nagdadasal, maliligtas. Hindi lahat ng pari, pasalangit. Hindi lahat ng nagro-rosaryo araw-araw ay maliligtas. Baka pagdating natin doon, Panginoon, Panginoon, ako po'y laging nasimba sa Padre Pio eh. Eh paano ko ang sagot ng Panginoon? Ano naman? Sapagkat ang sinasabi ni Jesus, ang maliligtas, yung pagkatapos na magdasal, pagkatapos makinig sa salita ng Diyos, ay isinasabuhay iyon. Yun ang maliligtas. Hindi tayo maliligtas dahil tayo sumimba. Hindi tayo maliligtas dahil nakinig tayo ng mabuting balita. Kulang iyon. Yun ay iisang bahagi ng kaligtasan. Sapagkat ang iyong mga iniisip, ang iyong mga nararamdaman habang naririto ka sa simbahan, damang-damo mo ang pag-ibig ng Diyos, damang-damo mong malapit ka kay Jesus, kalahati lamang iyon ang kabuuan ng larawan ng kaligtasan. Ang maliligtas yung pagkatapos mong madama sa Jesus, yung iba, bahagi mo siya sa iba. Yung pagkatapos ninyong matutunan si Jesus sa Catholic school, ay isinasabuhay ninyo sa bahay. Ay baka kayo mabait lamang dahil kaharap si sister. Tapos pag-uwi sa inyo, hindi nyo na sinusunod ang inyong magulang. Tamad na, nakaharap lamang sa computer. Paano ang kaligtasan noon? O kayo ngay luhod ng luhod dito, simba-simba, pikit-pikit pa sa ama namin. Tapos galit pa rin naman sa iyong kapitbahay. Hindi mo pa rin naman iniimi ka ng iyong kapatid. Ay anong kaligtasan ang mayroon tayo? Pari nga ako. Mga madre nga tayo. Tapos kanya-kanya naman tayong siraan sa community. Kanya-kanyang inggitan. Nasaan ang kaligtasan? Ang nakikinig at pinatutuloy sa Jesus, tapos ibinabahagi siya sa iba, yun ang kaligtasan. Sapagkat kahit maghapon kang naririto sa simbahan, kahit maghapon kang dumasal ng dumasal dito, kung taray na taray mo pa rin naman, kung damot na damot mo naman, hindi ka maliligtas. Sapagkat ang kabuuan ng kaligtasang sinasabi ni Jesus, yung matapos mo siyang matutunan, matapos mo siyang papasukin sa buhay, matapos mo siyang maramdaman, ay ipararamdam mo sa iba ang pagmamahal na iyon. Yun ang kaligtasan. Si San Ambrosio, ganoon ang nangyari sa buong buhay. Ang kanyang pagtatanggol sa pananampalataya, ang pagtatanggol sa kanyang mga natutunan, lagi niyang ibinabahagi sa mga tao na hindi naniniwala kay Kristo. At yun ang ating panalangin. Sabi nga po ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa amin sa Batangas, number 335. Ang paghuhubog ng puso at ng sarili ay paraan upang malabanan ang mga sakim na pagpapahalaga. So yung ating pagpapalago sa buhay, yung ating pagkaramdam sa pagmamahal habang ating pinatataas at pinalalago ang ating puso at damdamin, dapat ito'y unti-unting nagpapababa sa ating pagiging mga makasarili. Dapat unti-unti nitong nakakalimutan ang sarili upang magkaroon tayo ng pagkakataon sa mga taong nangangailangan. Yun ang kabuuan ng larawan ng kaligtasan. Ang tinanggap mong si Kristo, ibabahagi mo sa ibang tao. Ang naramdaman mong pagmamahal, ipaparamdam mo sa ibang tao.
Ang naramdaman mong kapayapaan, ang naramdaman mong biyaya, dapat nararamdaman din ng ibang tao mula sa iyo. At sa pagpamagitan noon, magkakaroon tayo ng karapatang tumawag sa Panginoon, Ama, Panginoon ko, sapagkat ang inyong tinanggap na Panginoon ay ibinabahagi sa iba. Ito po ang hilingin natin sa banal na misang ito. Mamaya kay Jesus na ating tatanggapin sa banal na komunyon, inyong ibulong sa Kanya, Panginoon. Bigyan mo po ako ng isang pusong laging tumutulong at may pagkakataong magmahal para sa iba, upang sa kabila ng aking mga kahinaan, sa kabila ng aking kasalanan, patuloy akong makapagpadama ng pagmamahal sa ibang tao. Nang sa huli ay ako'y makatawag sa iyo, Panginoon, Panginoon, Panginoong mahal ko. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linisin ang lubos. Tuwa at gala, isa Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silayan nawa ng aming pananalig ng sinag ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong harap, na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, darasalin natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
sa pagparito mo, Jesus, dala ay katubusan. Nakahanda kami ngayon upang ikaw ay tanggapin. Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas ay gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob na pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin sa iyong piging ang tapis na hindi magwawakas sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong mga Pilgrims Information Record Book. Kami po'y nakikiusap, pakisulat ng inyong pangalan at mga ilang hinihiling detalye. Ito po'y tulong sa documentation program para sa pagpapalawig ng datos at ng turismong pangsimbahan at alaala din ng inyong pagbisita dito sa pambansang Dambana. Kung kayo po ay OFW o may mga kakilalang foreigner na inyong makakasama sa mga susunod pang araw, meron po tayong natatanging record book para sa mga foreigners, yung International Pilgrims Record Book. Pakitulungan po kami sa gawaing ito. Nakapost na po sa ating Facebook page ang mga oras ng ating Miss sa Digalyo at Simbang Gabi. Ang atin pong Miss sa Digalyo ay alas 4:30 ng umaga simula 16 ng Disyembre.
At minarapat nating magkaroon din ng simbang gabi dito sa atin sa pambansang Dambana sa taong ito. Ito po'y sa alas 5 ng hapon simula 15 ng Disyembre, maliban lamang sa Linggo, that is December 17, ang alas 5 po misa, ang simbang gabi ay magiging alas 6 ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan at magabayan kayo ng mga schedule na nakapost sa ating Facebook page. Maraming salamat. Ang atin pong sunod na misa, mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Bukas po ay dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa Mahal na Birhen. Ito po ay Holy Day of Obligation, Pistang Pangilin. Kayo po ay inaasahang magsisimba sa araw ng bukas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Ibigin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapal ang bukong kalooban dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.